Here we go again. Welcome back mga kapinto. Hindi ang inyong lingkod, Kamaestro. So, itong content po ng video na to, mga kapinto, tuturo ko sa inyo kung paano ang tamang paglilihi na hindi siya mag-aalon-alon na makuha natin yung diretso. So ito dahil medyo makapal ang masilya, gagamit tayo ng unang-una ng liha sa preparasyon ay numero 80. Ayan, kung mapapansin nyo, numero 80 yan, mga kapintor. Tuturo ko sa inyo, basic lang ito. Tuturo ko sa inyo yung paano natin siya mapapadiretso yung tamang pwesto ng pagliliha. So manood kayo mga kapintor. Ito nga po pala yung ano, sinasabi ko sa inyo na sanding block. Kung hindi nyo napanood yung mga nauna kong mga video noon sa aking unang YouTube channel, kasi nagkaroon ako ng problema sa YouTube channel ko, nakalimutan ko yung password, hindi ko na siya mabuksan. So anong nangyari, gumawa ko ng panibagong YouTube channel ko na hindi ko na makakalimutan yung password, kasi bagito ako sa YouTube, bagito akong nagbablog. Kaya nasayang lang yung mga in-upload kong video noon. Actually, nag-umpisa akong mag-upload ng video 2017. Libangan lang, katuwaan lang. Hindi ko naman masasabing vlogger ako. Kasi ang gusto ko lang mangyari, mga kapintor, lahat ng trabaho ko, nai-upload ko. Kumbaga, parang souvenir ko lang yung remembrance ko. Para sa mga anak ko, kung sakaling tumanda ako. At hindi ko na kaya magtrabaho, meron akong makikita mapapanood na may pagpakitok sa mga anak ko. Kung ano yung aking naging trabaho noon, maging sa aking mga apo. So yun nga, ang kwento. Kaya itong bali, nag-start ulit ako, back to zero ako, nagsimula ulit ako nitong January lang. January lang gumawa ako. Itong year na to. So ang nangyari, parang back to zero ako, parang bagito ulit. Actually, talagang bagito naman. Wala pa akong alam sa mga vlogging. Ang akin lang, kasiyahan ko lang na mag-upload ng mga video about sa aking trabaho. Kaya mga kapintor, ang content ng aking YouTube is about sa aking auto painter o pagpipintura ng sakyan. Ito ah, ito tinatawag na acrylic o sanding block. Ito ini-advise ko sa inyo. Ito gawa ko lang to. Ginawa ko na dito. 1/4 lang ang kapal niyan. Ang ginawa ko is pinagpatong-patong ko siya, dinikit ko siya ng super glue. Yan, niliha ko siya mabuti ng 120 o ng 80, ng 80 mas maganda. Sa ako nilagyan ng super glue, pinagpatong-patong ko, sa kanilagyan ng pabigat. So tinabas ko lang yan. Kaya diretso-diretso yan mga kapintor. Ito ang ini-advise ko sa inyo. Huwag aluminium o kahoy. Kasi yung kahoy, bumibingkong, saka nauubos. Ito hindi. Sigurado ito. Ito tawag dito acrylic or fiberglass, meron pwede rin. O sige mga kapintor, simula na tayo. Basta gawin nyo diretso yan. Huwag kayong liganda yung ganyan. Huwag nyo liliahin yung ganyan ganyan. Basta kailangan diretso yan. Abutin nyo yung maabot nyo. Basta nyo diretso diretso yan. Nararamdaman nyo naman kung pantay na ba siya o hindi pa. Puro ganyan lang. Pagka nagbiliha kayo ng diretsyong ganyan, na parang hindi na siya tumatalon, mararamdaman mo kung tumatalon sa iyo. Nakamukha niyan. Pag nararamdaman mo siya na matulas na, hindi siya parang naging stop. Ibig sabihin nun, kumapatay na siya. Hindi na. Medyo yung slanting niya ng bagya. Medyo higala na yung bagya. Pagkasa natin. Yan, hindi natin. Basta puro diretso lang. Katra-katrando lang ang pagbaba. Huwag kayong lalaktaw lang ng ganun kagad. Huwag kayong maglilihan na pagganyan. Kasi mahuhuhuhu pa yan. Maglilihan na pagganyan. Kailangan ganyan. Diretso siya, bagya lang siya. Huwag puro diretso lang ha. Hanggang sa makuha niyo yung tamang diretso. Ayan.
nagkagalo sa ang trabaho ninyo, pagbibigyan ninyo, malabong mangyari na alun-alunan kayo ng masilya. Hindi babalawan nyo para yung malagkit dito, yung mga dumidikit na masilya, mawala. Ano kung mapapansin nyo, lumilitaw na yung lahat ng kulay. Kaya-iwan na ito. Imaginin ninyo dati, nung dalingan dito, talagang grabe, grabe ang alam-alam. Grabe ang kanyang weight. O taga-taga. Kaya nga sabi ko sa inyo, sa mga laro natin video, halos mabubuhon yung kapatid. Kasi nga, kami mga pito, bago namin upisahan yung trabaho, siyempre, pag pinasok yung sakyan dito, hindi pa yan ilatero eh. Nakikita pa siya. So, makikita mo na alun-alun siya, kung ano yung mga problema. Kaya, nasabi ko sa inyo sa mga naunang video na halos mababalutan ito ng masilya, halos mapupuo. So, ito na nga nangyari. Kasi nga, sa dami ng nga ng alun, sa dami ng taga-taga na, nabalutan ito ng masilya. Kaya sana, patuloy niyo panoorin yung ating video tutorial. Ang marami pa kayo makikita. Lalo-lalo na yung mga nagnanais matuto sa kanina yung turo na sakyan, lalo na mga kabataan ngayon, yung mga tamad mag-aral, na sabi na natin walang mataas ang gigiling narating, pwede tayo mag-aral dito. Patuloy lamang kayo na manood sa ating channel. At kahit pa paano, may makupulot kayo. May makupulot kayong diskarte sa inyo. So, hindi ako ulit tayo. Saluhin natin. So, ayan. Makikita niyo to. Halos diretso na siya, pero hindi pa dyan natatapos. Marami pa kayong malalap. Papansin niyo, mersahan ng paglilya. Ano man ang haba, di ba? Pinipin, kumabot yan. Kasi yun ang paraan. Para madiretso natin yung paglilya. Na hindi tayo magkaproblema. Sa aking pagdawa. Hinihinga lang yun lungkot. May edad na eh. Oh, kaya pa. Malakas pa tayo magtrabaho. Puri lang ang tigma. So, ayan. Magpapalo. Nakita nyo na ha. Nakita nyo na. Ang laki idea. At itong ulit-ulitin ko sa inyo, huwag kayo magbilihan ng pahalang. Ganyan, huwag kayo magbilihan ng ganyan. Puro diretso, magyang islanting lang. Tandaan niyo yan. So, baka niyo yung susunod natin. Ilan dito lang muna tayo mga kapintor ha. Abangan niyo yung mga susunod pa. Sige, hanggang sa muli.